Hi guys! Gagawin natin ngayon is review and swatches nung Ever Bilena or EB Advanced Liquid Lipstick. So we have yung original nila na liquid lipstick, and I also have here yung limited na liquid lipstick. So meron akong anim nito, pero alam ko 12 lahat yung shades na available. Ito naman meron ako nung anim, so yun yung lahat na original na liquid lipstick ng EB Advanced. Okay, before we move on sa swatches, sasabihin ko muna yung major difference nilang dalawa. Yung limited edition, yun yung matte version nila. Kasi yung liquid lipstick, yung original one, yun yung medyo may shine, medyo may gloss pa ng konti when you apply it on your lips. Pero pwede nyo siyang gawing matte, actually, just dab a tissue. So, dun muna tayo sa swatches. Mag-start tayo sa packaging. Pareho lang sila ng packaging. Wala namang pagkakaiba dun sa dalawa. Yung kulay lang nung takip. Yung original, puti yung takip. And then, yung limited edition is yung takip niya kung ano yung color nung shade ng lipstick. Presyo, according sa website nila, pareho lang yung price. Parehong 180 pesos. Yung original na liquid lipsticks, ayun, madaling makahanap. Pero yung limited edition, may mga shades na hindi available. So, siguro, depende kasi, baka bagong release kasi. Kapag usually pag bagong release talagang minsan nagkakaubusan ng shades, pero you can check out their website. Ilalagay ko na lang yung link sa description box kung hindi kayo makahanap ng specific shade na nagustuhan nyo. Pero actually ako, gusto nyo namang malaman ko anong shade. Sabihin ko na kasi baka mamaya makalimutan kong banggitin yung favorite kong shade. Okay, dun muna tayo sa original na liquid lipstick. Alam nyo yung favorite ko dito is yung Pink Pearl. Ay, very good to. Ang ganda-ganda nito guys. Yung Pink Pearl. Rich Vino. Yan, yung Rich Vino and Pink Pearl. As you can see sa packaging, kung ano yung makikita nyo sa labas, appears darker yung shade dito sa labas, pero pagka in-apply nyo na siya sa lips, nagiging brighter and lighter siya. So, yun yung downside doon. Hindi siya accurate kung ano yung nasa labas, hindi yun talaga yung shade na makukuha mo. Lighter ang magiging shade or brighter. Dito sa original, color selection is okay, pero masyadong playful yung mga colors na to. It's okay.
Pero sana nag-add sila ng medyo brown, yung pink pearl, yung fire opal, and yung rich vino. Yan, tatlong yan. Yan lang yung wearable para sa akin. The rest, I won't wear it ng casual, on a casual day. Dito naman sa limited liquid lipsticks nila. Ganun din, kung ano yung nakikita nyo sa labas, expect nyo na mas magiging brighter or lighter yung nasa loob or yung pinaka-shade niya talaga. Wearable naman sila, pero yung color selection, dahil anim lang yun nandito sa akin, I can't say for sure kung okay yung ibang shades. Pinadala kasi sa akin ng EB Advance to. So, according dito, meron sila mga brown. Ayan o, meron brown, may nudes. Wala nga lang akong nudes dito, pero I'm looking forward na matry yung nudes kasi yung cashmere blush, this one is good, ha? Yung cashmere blush. And yung suot ko ngayon, of course. Yung suot ko ngayon, this is chocolate truffle. Excited ako matry yung private beach kasi wala ako niyan. In total, 12 shades yung available. Ito yung color selections. I think wearable naman silang lahat. Except dito, dito talaga naloka ako. Isipin nyo dito, light na siya. What more pa pag in-apply nyo? Mas brighter, mas lighter. Kung gusto nyo ng medyo may shine, medyo glossy, ayan, dun kayo sa original. Kasi ito talagang yun. Pero, pwede nyo siyang gawing matte. I-ano nyo lang ng tissue. Mag-dab lang kayo ng tissue on top of it para mawala yung shine, yung glossy. Ito, it's totally matte and it's transfer proof. But the thing is, matagal siya bago mag-set. I would say siguro mga 3 to 5 minutes bago siya mag-set on my lips. Hindi dry yung lips ko as of the moment, kaya sa akin okay. Pag tinignan mo up close, parang, or siguro dahil kasi nag-swatches ako ngayon, kaya ganun yung itsura ng lips ko. Yung obvious yung guhit-guhit, pero hindi naman siya yung nagbibitak-bitak na matte. So, considering EB Advance to and mura siya, medyo na-impress ako doon sa formulation nila kasi kahit na nag-set na siya, hindi siya matigas sa labi. Hindi siya totally lightweight. Talagang ma-feel mo na meron kang suot kasi nga, dry yung feeling mo dahil nga matte siya. Sa akin, yung itsura is okay, so wala akong problema doon. Okay? Sa akin, okay yun. Full yung color niya. Never siyang nag-appear na parang patchy sa lips ko, na parang may mga areas na kulang sa kulay. Never siyang nag-appear na ganun. Not unless, ha, na pag pinagpatong-patong mo na siya, ang tendency, kahit anong liquid lipstick naman, pag ganun yung ginawa nyo, tendency talaga may mga areas na magiging patchy. So, dapat equal on all parts. Alam niyo sa application, tuwang-tuwa ako dito sa dalawang to kasi gustong-gusto ko yung applicator niya. Ang ganda ng applicator ng EB Advance. Pareho naman sila eh, yung original at saka yung limited edition. Pareho silang maganda. Yung lambot nung pinaka-applicator, okay sa akin. Alam niyo magkaiba yung amoy nito. Yung original, medyo may amoy chemical na parang close sa amoy ng cutix. Cutix talaga, nail polish. Ito namang limited edition nila. Ito yung mabango. Medyo matamis yung amoy niya. Amoy fruity. So, that's good. Kasi yung original, hindi ko type yung amoy. Pero, pag nasa lips naman na, hindi mo na maamoy. Original, nag-iiwan siya ng stain. Pero, hindi siya transfer proof, okay? Nag-iiwan lang siya ng stain. Sa akin, okay yon. Kasi, hindi mo na kailangan mag-retouch dahil nga nag-iiwan siya ng stain. Kaya, okay yun para sa akin. Limited edition, this one, you have to touch up. Especially, kapag kumain ka ng medyo mamantika, ganyan. Ganun naman talagang liquid lipstick. Pero, ang kagandahan dito, it's transfer proof. Pag ni-reapply mo naman siya, ang technique ko kasi, never ako nag-apply ng yung parang ipapatong mo siya. Parang meron ka ng dating layer, tapos ipapatong mo siya ulit. Pangit na yung magiging itsura niya, kaya I suggest na burahin mo muna sila lahat, tapos saka ka mag-reapply ng bago para hindi siya magmukhang parang may mga chunk na dun sa labi. Yung original, nag-transfer siya, hindi naman siya transfer proof. So, expect nyo na medyo kakalat siya or magbe-bleed or magta-transfer sa ngipin nyo. Depende kasi sa akin, never naman nangyari yon. Pero expect nyo na yon. Pero kung gusto nyo mabawasan yon, ang tip ko is mag-blot kayo ng tissue sa ibabaw para matanggal yung extra na product. So, kung ano yung maiwan na stain, yun na. Actually, mas preferred ko siya na ganun. Ito naman si limited edition, never ako naka-experience sa kanya na nag-flake, na naiwan sa ngipin ko, wala naman ako na-experience na ganun. So, longevity is okay din. Final thoughts,
para sa presyo niya, 180 pesos ay panalong panalo ka na dito. Actually, na-impress ako, especially dun sa limited edition nila kasi yung shades okay. It's transfer proof and maganda naman yung itsura niya sa lips. Ito yung kind of lipstick na talagang type ko kasi hindi siya high maintenance. So, kumbaga, pag in-apply ko siya, dahil nga ako ayoko na nung laging check ng check kung kumakalat yung lipstick ko, kung kailangan ko nung mag-retouch. Kung ang gusto niya naman ay medyo comfortable sa lips nyo and if you have dry lips, I suggest yung original yung itry nyo. Pero, both is okay para sa akin. And considering sa presyo niya, 180 pesos, it's a must try. Sana nakatulong tong video na to kung naghahanap kayo ng review ng EB Advanced Liquid Lipsticks. Alam ko marami na rin nakatry sa inyo nito. If you wanna share your experience sa kanya, comment kayo sa baba para hindi lang ako yung matutulungan nyo, kundi yung mga naghahanap din ng review nito. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to subscribe dahil marami pa tayo yung padating na review, mostly local, just as I promised. Thank you so much for watching. See you again on my next video. Bye!